nossa vida. Praise the Lord, mayong hapon Davao. Ano, mayong gabi Davao, mayong hapon dire sa kung gikahimutangan. Praise the Lord, dalaygon ang ngalan sa buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat sa mga na tao nga kaubanan nako sa mga anak ng Dios. Hallelujah, dire mga tao, mga anak ng Dios, mga ambassador ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, mga representative ng ating Dios na buhay. Salamat sa 15 viewers with me. Hallelujah, maminaw ka sa pulong sa buhi nga Dios. Ingon Sister Mona Himalaw, siya good evening Sis Ruth. God bless po. Thank you Sis Pastor Ray Makoy Cruz ni apod siya uban kanato. I think sa New Zealand yata ni siya. Hallelujah Sis Melin. Aan, praise the Lord, salamat sa tungbuhi nga Dios nga ni ana usab sila katatapos lang yun sa 4 p.m. online Bible study. Praise the Lord nga ang messenger si Pastor Sis Joynalyn. Hallelujah, salamat sa pulong sa tungbuhi nga Dios nga grabe gyud karon ka kaabudan siya. Praise the Lord, hallelujah. Murang magpanghadlok ta magsunod ka basig moabot ang panahon nga dili na nato makaplagan ang pulong sa tungbuhi nga Dios nga giingon dito sa Amos. Asa to dapit nga bersikulo nga maabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa pagkaon kun dili kagutmanan sa pulong sa tungbuhi nga Dios. Mayong hapon ati Sis Ruth, Sister Mayel, Kabristante og sa tanan viewers, mayong hapon gang salamat sa inyong pag subaybay sa programa sa karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the Lord, hallelujah. Bigyo ni sila mahut ma kanang mawala
Nadyo ni sila Permi. Hallelujah. Salamat sa OFW team. Hallelujah. Na nagpaluyo po sa karon ang Adlaw sa Kaluwasan. Praise the Lord platform na nakairi po. Hallelujah. Nakairi ang naka-aired ang karon ang Adlaw sa Kaluwasan platform. Salamat sa tumbuhi nga Dios. Pastora Aileen Timaryo na apod siya no. Isa paning uban diri nga nasa ibabaw atong nanawagan si Daymayel. Hallelujah sa iyang mga kaubanan. Praise the Lord sa atong mga kaubanan. Napa ba ko? Ramag ni hunong ni akong kuander eh. Ako ang, sani, ako ang monitor. Praise the Lord. Hallelujah. Napa ba ko mga igsoon? Praise God. Nawala man akong monitor diri. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa tungbuhin niya Diyos. Pastor Gisrael Tunyakaw, Komendador. Iba, Sister Imi. Imi Tampus Kaadan. Naapod siya no. Si Brother Jumar Tapak. Hallelujah. Maayong gabi. Day. Kaila gyud kaila siguro na sa ko. Kaila na ko gyud siguro ni siya. Sister Mayel, hallelujah, padayon siya nga nanawagan. Naa pa ba ko di amay son wa na di ay nanani balik na ko ang monitor. Praise the Lord, hallelujah. Dalay kay lisod kayo magsigi ko og istorya diri, wala na pala ko ka istorya. Praise God, hallelujah. Sir Emily, si Paul Galagar iyang gitawagan, hallelujah. Sir naa pa di daw ko. Ay, taga-buhisan daw si Brother Jomar. Oo, nakita taka sa kuan gang, nakita taka sa adong, nakita taka sa kanang comment, no? Praise the Lord, hallelujah. Sir Dejesa Torigusa, na isa po sila sa karon ang Adlaw sa Kaluwasan, Valencia. Nga siya po ang nagpaluyo po dito, no? Para makairi ang mga lingkod ng Dios ditong dapita. Praise the Lord, gitabangan niya para maka-aired po, hallelujah. Si padayong sila nga nagpanawagan sa tuang makaigsuunan. Dalay ko na nga lang tumbuhin niya Dios, dili na itong nigibuhat sa itong kaugalingon maigsuno para mahibalaan gyuta, no? Pero gibuhat na ito, no? para makakita ang tanan, lalo na ang mga anak ng Dios, hallelujah. Mga wala pa diha sa tilang sa itong buhay niya Dios, mga bisa kinsa, mga sa unsa nga mga sikta, maigsuno, kaya dili ta magdalag sikta diri, kaya ang sikta dili man makaluwas. Praise the Lord, hallelujah. Maulang na siya, nagpa undergo lang ta sa government, kay ingon nga napa ta sa gobyerno, kailangan po magpasako po ta sa gobyerno, mga igsoon. Praise the Lord. So as long as our faith dili pa natandog maigsuon magpasakop sa ta sa gobyerno. As long nga ang faith na to wala pa nila giunsa, hallelujah, pasakop ta sa gobyerno maigsuon. So gikinahanglan no nga magpasakop gyud ta sa bawat isa. Praise the Lord. Isa amen to God be all the glory po at isis. Oh yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalay gyud ang ngalan sa buhi nga Dios. Ako sang ipanimbaya, preach the gospel. Ingon Sister Emily Oliver kanya for. Hallelujah. Nana siya sa Manila karon, nakakuan na siya, nakauli na gyud siya, nakabakas aw naka-exact na siya. Dalay gyud ang alans tungbuhi nga Dios iyang kinabuhi sa Lord. Padayon lang Sis Emily, hallelujah, kung unsa ang calling tungbuhi nga Dios. An magmanatiling utapat lang tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Simba ko basak. Simba daw di siya sa basak. Praise the Lord. Dalay gyud ang alans sa tungbuhi nga Dios. Salamat sa imong adong, sa imong kinabuhi. Padayon lang gyud sa pagpangalagad. Pastura Abit Lutaw Pidor, hallelujah. Nagbuhi maulaw na jud ko ang samot ng mga pastura. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa tungbuhi nga Dios, hallelujah, nga sila gigamit usab sa karon ang Adlaw sa Kaluwasan o Cagayan, hallelujah, sa tanan nga naga live streaming mga independent Juanes Pentecostal, sa mga United Pentecostal, Pastor Jaero, Pastor Cesar Verano, Pastor Art Acuesta, hallelujah, sa tanan-tanan gyud mga igsuno nga tanan naga live si Sis Amelin, gigamit usab niya nga platform to preach the word, to preach the gospel, hallelujah. Kitang tanan is a great privilege nga makawali diha ta sa pulong sa tungbuhi nga Dios. Praise the Lord, hallelujah. Kay para di pud ta paninglan may igsuno unsa may sister Ruth or Sister Amelin, wa man gyud mo ingon, hallelujah, nga may kaluwasan dayta diha sa tungbuhi nga Dios. May nga mawala unta ko diri sa impierno, mahimutang karon. Praise the Lord, dalay gyud ang ngalan sa tungbuhi nga Dios. Siya maayong hapmon at this is and to all viewers, keep safe always everyone and God bless us all. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ako sang ipanimbaya nung ato ang makaigsuonan. Hallelujah. Praise the Lord. Sa regions, President Pastor Bagas, Pastor Lucky, Pastor Tudtud, Pastor Basahan, Pastor Komendador, Pastor Kiansi, Pastor Carlito Sardual, Pastor Viuri, Pastor Arnel Tixon, Pastor Jerry Rabaca, Pastor Redondo, Pastor Joel Dasu, Pastor Jimmy Komendador, Pastor Apilo, sa tuang mga 4 PM online preachers, i-appeal yun na to sila maigsun, no? Hallelujah. Sa tuang 2 PM, hallelujah, na devotional, salamat nga online po, hallelujah, kung kinsa po ito'y na mga lugar, may mga lugar na sumali sa gawain
ng ating Diyos, pwede po kayong makasali. Praise the Lord, aking ang church ko dito, hallelujah, sa Kuangi Kahimutangan, URT, United, sa URT, Upper Room Tabernacle, hallelujah, salamat sa aming pastor din, si Pastor Abraham Bijik, na isa din po sa nagpaluyo, hallelujah, isa po siya nag-encourage tuminga makapreach sa gospel sa tumbuhin ng Diyos. And also amay our former pastor, si Pastor Hermes, praise the Lord, hallelujah, na na-mention ko na rin na ginamit rin siya ng Diyos ngayon sa New Zealand. Naging guro po siya doon sa Bible School in New Zealand, hallelujah. Dalay ko ang alam sa tumbuhin ng Diyos, no, nang lahat po ay may ang lahat po mga kapatid ay may dahilan, hallelujah, kung bakit tayo napunta sa isang lugar, bakit tayo nakarating sa isang lugar para po ma-preach ang gospel ng ating Panginoon, para patuloy po tayo na maglingkod sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord sa ating mga sila sa United Pentecostal also, hallelujah, Church of God, EMPI, EMP, hallelujah, sa tanan ng mga oneness United, sa mga oneness independent Pentecostal mga son, tayo po ay magkapatid sa Panginoon. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon ng division. Ayaw niyo nun. Sa lahat po ng tumawag sa nag-iisang Diyos, sumusundon sa standard ng Panginoon sa holiness, hallelujah, naniwala sa Holy Ghost, hallelujah, naniwala sa kung ano ang agiwali sa mga apostoles, yun po ay ating makapatiran sa Panginoon. Siguro may makitaan man tayo na hindi palagi siya hubog, hindi palagi siya masyadong malalim sa Panginoon, take time to pray for them. Hallelujah. Panalangin natin sila na maging kagaya din sa ating mga kapatid. Binuksan ng Diyos ang ating mga puso at naging tayo sa kalaunan ay maging tapat sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. We are all brother and sisters, kasi po sabi ng papa ko, napakalawak po daw ng langit. Hindi pwede na isang sikta lang ang makapasok doon. Hallelujah. Kundi napakalawak daw po ng langit para pasukan nating lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi nga ng Panginoon, kung pwede, wala daw maiwan sana. Sabi niya sa 2 Peter 3:9, hallelujah, ang lahat po sana ay makakabot sa paghinulsol. Praise the Lord, hallelujah. Dalay gun ang alans ng buhay ng Diyos, no? Then, ako pong ikuan ang Kaas Community, Adlaus, Kaluwasan, Cebu, Manolo, sa Cagayan, Davao, Bohol, Malingin, Word of Life, Pastor Osiman, Pastor Elias with live testimony, then morning edition, hallelujah, then Pastor Onda also, sa OFW team, hallelujah, sis Leia Maputol, sis Dejessa Torigusa, sis Bibi Orapa, sis Rain, sis Wayne, hallelujah, sis Amilanet, sis Mayel, sis Maritara, sis Bernadette, sis Lessa Ayunan, sister Sensen, sis July Cayetona Cuervo, sis Mars Recafort, sis Yala Flores Datahan, sis Merlenda, sis Jove Malagante, sis Bainty Shitty, sis Carmen Helia Wolf, sis Imim Olapi, sis Felesa Kuriba, sis Grace Pahayat, then sis Irish, sis Maria, sis Maribel, sis Nellen J, Pastor Dave Lorenz, hallelujah, sis Brother Ninyo Sarigumba, Brother Alan, Sir Jenny Rama, sa mga bago po na sumali, hallelujah, sa OFW team, Sister Mona Himalaw, Sister Amy Tampos, sino pa yung mga bago doon, hindi ko na siya na-add dito. Dalay gun ang alang sa atong buhay ng Diyos, na patuloy po kayo, hallelujah, na nagpaluyo sa buluhaton sa atong buhay ng Diyos, hallelujah. Maraming Stephen sa ating kahigayunan, mga igsoon, hallelujah, maraming nagpaluyo sa buluhaton sa atong buhay ng Diyos. Sister Miriam Torimocha Ibanez, I think bagong sali din siya ito doon, hallelujah, kung hindi ako nagkamali. Sister Miriam, hallelujah, Brother Dandan Soy, Sir Ameline, amen, ingon siya, amen. Praise the Lord, hallelujah, dalay din ang alam sa itong buhay ng Diyos. Praise God, hallelujah. Medyo mahaba-haba na yung panimbaya, no? Praise God, hallelujah. Parang gilingaw-lingaw ko lang yung sarili ko, mga igsoon, ang topic natin is, para sa akin, sobrang napaka-critical. Hindi po siya basta-basta lang nasasabihin, no, na sinasabi ko, in my opinion, our own opinion, hindi pwede. Kasi galing, kailangan magiging alam natin ang pasimula nito, mga kapatid, hallelujah. Pag-usapan natin muli, hindi pa natapos ang the oneness of God, praise the Lord, hallelujah. Alam ko sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nag-alagad na sa Ginoo, sabi lang, kumo naman kayo na ang mensahe, oy, sobra ka, kumo naman kayo, kabalo naman ni Ana, nag-iisa lang ang Diyos, alam ko naman yan, ganito, ganito, ganyan. Pero minsan, dahil sa sobra nating pagkakaalam, may sino, kahit ako man din, tamaan ako, pag nung time na tinanong ako, wala akong masabi na versikulo. Ay, nga si Sister Ruth, walang alam.
naalala ko pa mga kapatid, sinabihan ako ng isang pastor, o yun, parang may narinig ako ba, hindi ko lang sure kung talaga bang ano yun, na parang sinasabihan ako na, o yun na, kumbaga, paano-ano ako magpaalig-alig. Pero wala palang alam na mga sana mga verses kung saan na natin mababasa yung mga yan. Praise the Lord, hallelujah, pero salamat sa ating Diyos na buhay, na patuloy niya tayo na gitagaag-higayon nga makahibalo maigsoon, patuloy niya tayo nga gitagaan o kahigayunan nga makabalugyod sa pulong tungkol nga Diyos. Siguro wala may mga Tagalog, no? Praise the Lord, hallelujah. Kung maamabot lang ni sa makatagalugan, hallelujah, magsasabi naman sila, hindi ko wala kami naintindihan, praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Basahin ko muna ang kabasahin ko muna mga kapatid. Hallelujah. Ang saan na ba yung aking isang topic dito? Praise the Lord. Hallelujah. Basahin ko muna ang Deuteronomy 6:4 at saka ang Mark 12:28-29. Sabi niya, "Tingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon." Sabi niya sa Mark 12:28-29, "At lumapit ang isa sa mga eskreba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasa'y nalalamang mabuti. Ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, 'Ano baga ang pangulong utos sa lahat?' Sumagot si Jesus, 'Ang pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa.'" Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa Diyos. O dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, O God Lord, pinapasalamatan kita, Panginoon, hallelujah, sa iyong masalita, O God, tunay, Panginoon, hallelujah, Jesus, na ikaw lang ang nag-iisang Diyos, Panginoon, na ikaw lang ang Diyos, Lord, hallelujah, na wala ng iba, Panginoon. Maraming salamat, O God, muli, Panginoon, napatawarin mo ako, Lord, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa anumang bagay, Panginoon, ako ay nagkakasala sa iyong harapan, Lord, hallelujah. Lord, pagpalain mo po ang salitang ito, Panginoon, hallelujah, na magiging ito man ay aming maipamuhay, O God, at maalaman namin at aming maihayo sa iba at may sabi sa iba na ikaw lang ang nag-iisang Diyos, wala ng iba, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. God, hallelujah. Bless me, O Lord. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, ang iyong salita, it's already anointed, O God, by you, Lord, dahil ikaw ang salita, Panginoon. You are the Word. Hallelujah. You are Jesus, O God. Hallelujah. Dalaygon ang imong ngalan, Panginoon. Panalanginin imong mapulong, O Jesus. Hallelujah. Nga ikaw, O Diyos, mag-uban ka na po, Lord. Hallelujah. God, bless my whole being, O Lord. Hallelujah. That your glory, Panginoon, ang makikita sa aking buhay, God. Purihin ka, Panginoon. Wala akong kaalaman, Lord. Hallelujah. Sa iyo lang magmula ang lahat, Panginoon. Kung ano ang ipasabi mo sa akin, yun lang sasabihin ko, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga viewers ngayon. Hallelujah. Pagpalain mo rin sila, Panginoon, saan man silang sulok, O God. Hallelujah. Siguro ang iba naka-headset lang, Panginoon. Yung iba, Lord. Hallelujah. Busy, Panginoon. Pero ang may mga tainga, Lord, ay free, Panginoon, na makinig sa iyong masalita, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon. Pagpalain mo to, Lord. Hallelujah. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Welcome, Sir Jennifer Taps, no? Hallelujah, na isa din sa mga avid viewers ng karoon ang Adlaw's Kaluwasan. Hallelujah. Sa lahat ng mga nandito, maraming salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. Ang the oneness doctrine that Jesus Christ, ang ano ba nga ba ang oneness doctrine? Hallelujah. Kasi mayroon din palang nagki-claim na iisa lang ang kanilang Diyos. Hallelujah. Pero iba naman ang pagkakilala nila kung paano nilang ipinaliwanag yun. So kagabi, mga kapatid, matagal ako, may ilang araw pa to, sige na kung basa, kasi ayaw ko nga talaga, no, kasi itong one God doctrine, ito ay basic natin, ito ang magiging ang daan natin. Sabi ng ating binasa, sabi niya, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Ang dahilan ng laging namamatay ang mga Hudeyo noon, ang mga Israelites people noon, dahil lagi nilang nalilimutan na may nag-iisang Diyos lang. Lagi silang sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Lagi silang sumasamba siguro sa dalawahang Diyos, sa tatluhang Diyos, o kung ano, lagi nilang sinasamba ang ganun, mga kapatid. Pero salamat sa ating Diyos, hallelujah, na tayo ay binuksan ang isip natin, ang mga Israelites people hanggang ngayon. Iwan ko lang kung may bagong balita na ba, kung sila ay naniwala ba na si Jesus Christ is the one, the Messiah, na sinasabi ng Isaiah 9:6, hallelujah, na pinaprophesy ng Isaiah 9:6, hallelujah, kung pinaniwalaan ba nila yan hanggang ngayon. Amen. Eh, hindi ko pa sure yung mga ganung balita, kung may naniwala na ba sa mga Israelites people, sa mga Hudiyo, mga kapatid, na ang Diyos na nagkatawang tao, na nahayag sa laman, ay siyang Diyos ng creation, the Son of Redemption, and also the Holy Ghost of the Church today. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko lang alam, mga kapatid, kung meron na bang mabalita na ganun. Pero ang pagkakaalam ko, still, hindi sila naniwala na tao lang, naniniwala sila na tao lang ang ating Diyos. Hallelujah. Na si Jesus ay hindi ang Diyos ng Diyos na sinasabi nila noon sa Old Testament. But muli, pinatunayan
kasaysayan ng New Testament, mga kapatid. Hallelujah. That we have only one Lord. Amen. Sabi niyang Mark 12:28-29, tinatanong siya ng mga magagaling, ng mga eskriba, sabi niya, ano ba ang pinakapangulong utos? What will be the first commandment of all? Of all, sabi niya, sa lahat ng commandments, ano ba ang pinakapangulo, pinaka-first, sabi niya, sabi ng Panginoon, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Si Jesus mismo ang nagsasabi na ang mayroon lamang iisang Diyos. Hallelujah, wala ng ibang Diyos. Nung nakaraan, mga kapatid, binasa natin ang mga verses, no, kung saan matatagpuan na nagsasabi ang ating banal na aklat, hallelujah, na we have only one Lord. Maraming mga versikulo, sabi, sinasabi doon sa Deuteronomy 6:4, Mark 12:29, hallelujah, sa Ephesians 4:5, one Lord, one faith, and one baptism. Marami pa po. Sa Titus 2:13, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Jesus Savior, and our Savior, Jesus Christ. Amen. Marami pa po, no, ang nagsasabi. Both Old and New Testament ay nagdeklara na mayroon lamang tayong isang Diyos. So bakit natin, no, makaya huwag tayong padaya sa anumang mga doktrina na darating sa atin, praise the Lord, hallelujah, na magsasabi na mayroong Diyos, na mayroong dalawang Diyos, mayroong tatlong Diyos. Wala po. Wala po tayong mabasa sa Biblia nun. Siguro kung may mabasa kayo, muli sasabihin ko sa inyo, give me the verse. Kaya pag-aralan din natin, mga kapatid, hallelujah, dalay yung angalan sa tungkol. Sabi ni Sir Anacel, amen, only one God. Yes, na-preach niya din to, hallelujah, na mayroon lamang tayong iisang Diyos. Wala nang iba, mga kapatid, wala tayong ibang Diyos, kundi ang Panginoong Jesus na nahayag sa laman ay siya rin Jesus ng creation, at siya rin ang Diyos na Holy Ghost, mga kapatid. Siya pa rin yun. Hallelujah. Sabi niya, ang oneness doctrine, mga kapatid, hallelujah, that Jesus Christ has manifested into three manifestations, or si Jesus Christ ay nagpapahayag sa tatlong kapahayagan, or ang Ginoo na padayag sa tatlo kapagpadayag. Amen. Praise the Lord. Dili ang naiuban na mga pagtuusab, na mga paniniwala na sinasabi nila that we have only one God, but in the three, but there is a three distinct, separate being. There is a three person in the Godhead. Wala po tayong mababasa, mga kapatid, sa Bible na ang Diyos natin ay iisa, pero may tatlo siyang persona. So kung ganun, mga kapatid, na mas nakakatakot na tayo, hallelujah, kaysa demonyo. Kasi ang demonyo sumasamba lang sa nag-iisang Diyos, nanginginig ang kanyang mga tuhod, lumuluhod siya sa nag-iisang Diyos. Praise the Lord. Pag tatlong persona, mga kapatid, pag sinasabi natin na persona, that is a separate being, hallelujah. Ibang katauhan na naman yun ang magdadala nun. Ibang katauhan ang magdadala sa Ama, ibang katauhan ang magdadala sa Anak, ibang katauhan ang magdadala sa Holy Ghost. So nakakatakot na pagmasakir natin sa salita ng ating Diyos. Hallelujah. We are blasphemed the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Na hindi kailanman mababasa sa salita ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit sino pa siguro ang tatanungin nyo. Hallelujah. Wala tayong mababasa sa banal na aklat, mga kapatid. Na marami akong o kagabi nagre-research ako, mga kapatid, hallelujah. Nakita ko marami pala tayong paniniwala, no? Ang mga tao ngayon may naniniwala sa mono, may naniniwala, hallelujah, yung mono, mga kapatid, monotheism. We are considered also a monotheism because we are believing in one Lord. Pero yung mono nung nakaraan, mga kapatid, yung mga Jews at mga iba pa na mga religion, mga kapatid, alam nila na may nag-iisang Diyos, pero hindi nila kilala kung sino ang pangalan ng kanilang Diyos. Marami tayong makasalamuha ngayon. Yes, I believe that there is only one Lord. Hallelujah. There is only one God. Hindi nila gamitin ang Lord. One God. Hallelujah. Pero hindi nila kilala kung sino ang pangalan at ano ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa tayo, mga kapatid, na mga oneness doctrine, one God doctrine, hallelujah, that has manifested into three manifestation, sa Jesus Christ ay nagpapahayag sa tatlong kapahayag. Alam natin kung sino ang totoong pangalan ng ating Diyos. Ang totoong pangalan ng ating Diyos ay si Jesus Christ, na nahayag sa tatlong kapahayagan. Nahayag sa Ama, nahayag sa Espiritu Santo, nahayag
sa pagiging nahayag siya bilang anak, mga kapatid. Hallelujah. Pero hindi yun siya magkaiba, ha? We were always put in our mind na hindi po siya separate being. Hallelujah. Yung anak, yung ama, yung Holy Ghost, it is not a separate being in a Godhead. Hallelujah. There is no three person in the Godhead. Hallelujah. Jesus Christ is in the Godhead. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus, siya na rin ang pinakapangulo sa lahat ng mga descriptive title na pinag-usapan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kaya kinakailangan na alam natin yan, ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Para kung may makaharap tayo, hindi tayo ma-deceive. Nung nakaraan nga na nasabi ko na may narinig ako na nagpabaptize coming from the oneness belief, mga kapatid. Nagpabaptize into Trinitarian. How come? Hallelujah. Praise the Lord. Dahil hindi natin nalalaman kung ano ba talaga ang totoong doktrina ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Pastora Joy is nandito din. Isa lamang po ang Diyos, hindi nagkaisa. Praise the Lord. Yes, totoo. Hindi nagkaisa. Yes, totoo yan. Hallelujah. Na sinasabi nila na hinahalimbawa, mga kapatid, hallelujah, no, na may tatlong persona sa Godhead. No, wala. Wala tayong mabasa nun sa salita ng ating Diyos. Praise the Lord. Maraming mga verses, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Na ating napag-usapan, sabi dun sa Malakay 2:10, Isaiah 41:4, Isaiah 43:10, Isaiah 43:11, Isaiah 44:6, hallelujah. Then 1 Timothy 2:5, James 2:19, hallelujah. Pahayag 1:8 na sinasabi, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. No, kahit ang Revelation, mga kapatid, magsasabi din na may iisang Diyos lang tayo. Siya pa rin ang Alpha, siya ang simula, siya ang wakas. Hallelujah. Kung meron pang ibang katauhan, mga kapatid, bakit pa magamit tayo ng first person, second person, third person in a Godhead? Wala, mga kapatid. Mag-away-away lang yan sila. Kasi magkaroon ng silusan. Magkaroon, bakit mo pinupuri si anak? Sorry, mga. Sorry, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Napagaw ko my son. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi pa nga niya dito, ngayon at nang nakaraan, ngayon, kung sinong sinampalatayanan natin ngayon, hallelujah, si Jesus Christ alone, siya pa rin yung nakaraan. Siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, Ephesians 4:5, one Lord, one faith, and one baptism. Psalms 86:10, at nagsasabi din doon sapagkat sa Salmo 86:10, mga kapatid, may sinasabi doon na nag-iisa lang ang ating Diyos. Hallelujah. Itong mga verses na, mga kapatid, ay nagpapatunay lamang na we have one Lord. Hallelujah. May iisa lamang tayong Diyos. Hindi nagiging tatlo, hindi nagiging dalawa, hindi rin pwede natin, mga kapatid, na sasabihin ang puno ay siya ating sasambahin, ang langit ay siyang ating sasambahin. Dahil yun ay ginawa lang rin ng ating nag-iisang Diyos na buhay na si Jesus Christ. Amen. Yung lahat na yan ay ginawa lang ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Nagmula pa rin yun. He is the Father of creation. Yung paggawa niya sa langit at sa lupa, yun po siya, yun pa rin ang nagkatawang tao na nakita natin sa laman, nahayag sa laman. Siya pa rin ang Diyos natin ngayon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, good the Lord. Good the Lord. Sabi niya, no? Praise the Lord. Hallelujah. Paano ang Diyos ay isa? Hallelujah. Praise the Lord. Noon, na sinasabi dito, mga kapatid, may marami pa akong naanuhan nga. Hala, ang dami pa lang mga beliefs sa sanglibutan ito na minsan nakakatakot na rin, no? Praise the Lord. Nakakalito pag wala po tayong Word of God, mga kapatid, na malalaman natin kung saan ba, ano ba talaga ang Diyos natin. Praise the Lord. Sabi niya, sabi nasa natin, hallelujah. Sabi niya, Jesus nagsasabi na mayroon lamang iisang Diyos. According to Mark 12:28-29, siya talagang nagsasabi nun. Nung nahayag siya sa laman, siya mismo ang nagsabi that we have only one God. Hallelujah. We have only one Lord. Hallelujah. Sabi niya, so ano ba ang imahe ng ating Diyos? Hallelujah. Ano ba ang image ng ating Panginoon? Praise the Lord. Sabi ng
Sabi ng John 4:24, Jesus Christ is a spirit. John 4:24, sabi niya doon, sabi niya, and he that worship him must worship him in the spirit and in truth. So yun po mga kapatid, ang image ng ating Panginoon, siya po yung Diyos na hindi nakikita mga kapatid. Siya pong kailanman hindi, wala pa pong nakakita sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Pero dito malalaman natin kung paano siya na makita natin mga kapatid, hallelujah. Kaya nga, kailangan niyang mahayag sa laman mga kapatid. Sabi niya dito sa 1 Timothy 1:17, praise the Lord, sabi niya, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Praise the Lord, hallelujah. So, ang imahe ng ating Diyos, mga kapatid, ay isa siyang spirit. Hallelujah. Kaya nga, sinasabi talaga ng Biblia, we need to be worshipped in the spirit and in truth. So, hindi na kailangan ang mga larawan-larawan pa, mga kapatid. Hindi na kinakailangan yung mga magharap pa tayo doon sa saan ang araw ay sumisibol. Hallelujah. May mga katuruan na ganun, no? Humaharap sila doon sa araw kung saan ang pagsibol ng araw, kasi doon daw siguro nakala nila na doon ang Diyos. Pero nalalaman natin, mga kapatid, sa banal na aklat that Jesus Christ is a spirit. Hallelujah. Sabi ng 1 Timothy 1:17 that he is immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. And sabi rin ng John 4:24, and he that worship him must worship him in spirit and in truth. Hallelujah. So alam natin mga kapatid na ang Diyos ay espiritu. Sabi ng John 1:18, no man hath seen God. Wala pa daw nakakita sa ating Diyos na buhay at any time. Wala pang nakakita. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Siya mismo ang nagsasabi mga kapatid na no one can say the Lord. Hallelujah. Walang taong nakakita man kailanman sa ating Diyos na buhay, my son. So itong Diyos, mga kapatid, na sinasabi natin doon, no, sa Isaiah 9:6. Hallelujah. Kung tayo sa o kagabi nga habang nag-aaral ako, sabi ko, Lord, hala, nandito pala talaga sa Isaiah 9:6. Sabi niya sa Isaiah 9:6, basahin natin mga kapatid ang Isaiah 9:6. Sabi niya dito, hallelujah, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamahamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang tagapayo makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo sa kapayapaan. Praise the Lord, hallelujah. Klaro dito mga kapatid, no, ng ating Diyos na buhay na si Jesus Christ mismo mga kapatid, na sinasabi natin na one God doctrine that he has manifested into three manifestations. Dito makikita natin sa Isaiah 9:6 mga kapatid, na klarong-klaro mga kapatid na siya ay ipinanganak ang isang bata sa atin at ibinigay ang isang anak na lalaki. So kinakailangan mga kapatid, this one is a prophecy pa nung nasa Old Testament mga kapatid, kasi hindi nila kilala ang Panginoon kung sino nga talaga. Sasabihin lang nila nung one time si Moses mga kapatid, sinasabi niya sa Exodus 3:14, sinasabi niya lang, kung may magtanong sa iyo, sasabihin mo, sinugo ako ni Yaong ako nga, sabi niya sa Exodus 3:14. Pag may mag-ano sa iyo, o sinong Diyos ang sasabihin ko? Ano ang isasabi ko doon na pangalan? Kasi nga, kailangan talaga ang pangalan. Praise the Lord, hallelujah. Halimbawa tayo, magutos tayo na maipagawa tayo ng mga dokumento. Sasabihin talaga natin, anong pangalan ni ano? Ah, ina man yun siya. Anong ina? Sinong ina? Maraming ina. Hallelujah. Ah, ama yun siya. Maraming ama. Praise the Lord, hallelujah. So, ang lahat ng ginamit doon sa Old Testament, mga kapatid, ay that is the descriptive title of our Jesus Christ. Hallelujah. Mga descriptive title lang, kasi hindi pa nga siya kilala doon sa Old Testament. So daan dito sa Isaiah 9:6, hallelujah, ipinahayag na, no, nag-prophecy na, ipinaprophesy na mga kapatid, hallelujah, na sinasabi niya, ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, amen, the whole principalities will be in his shoulder, hallelujah. Then ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, ang kanyang pangalan daw ay tatawaging kamangha-mangha, o tagapayo, makapangyarihang Diyos. So paano nating malalaman mga kapatid na si Jesus Christ is another second person in the Godhead? Hallelujah. Na sinasabi, klaro dito mga kapatid, na sinasabi niya, may ipanganak na isang batang lalaki na siya ay tatawaging makapangyarihang Diyos. So dito pa lang sa verse mga kapatid, malalaman na natin, makikita na natin ang katuruan ng oneness doctrine. Hallelujah. That Jesus Christ
Christ has manifested into the three manifestations. Hallelujah. Naging siya ay nahahayag sa tatlong kapahayagan. Dito mga kapatid, no? Ipanganak siya na a child, isang bata na ibinigay sa atin, isang anak na lalaki. Hallelujah. Makikita natin ang pangalan niya doon sa Matthew 1:21 na sinasabi doon, hallelujah, siya ipinganak isang batang lalaki at tatawaging Jesus. Hallelujah. Klarong-klaro doon, mga kapatid, nahayag na doon. Praise the Lord, may ipanganak na isang batang lalaki at tatawaging Jesus. Hallelujah. Na mahayag sa laman. Praise the Lord. Hallelujah. Siya pa rin ang Diyos ng creation, mga kapatid. Siya yung Diyos. Hallelujah. Dito na sinasabi. Sabi niya dito, and then kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Take note. Hallelujah. Binanggit na naman dito ang walang hanggang Ama. So paano naging iba? Hallelujah. Paano magiging another first person in the Godhead, ang Ama, mga kapatid, na dito na naman, sinasabi na naman niya dito, siya ay magiging walang hanggang Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Clap to the Lord. Hallelujah. Jesus. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. So, bakit natin, mga kapatid, no? So, pag may mga katuruan na darating sa atin, hallelujah, maraming katuruan ngayon na magdi-deceive sa atin, hallelujah, magpawala sa atin sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ito pa naman ang pinakapangulong utos ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi niya, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Hallelujah. Pumapangalawa na lang yung sinasabi niya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kalakasan mo. Hallelujah. Pumapangalawa na lang yan doon sa utos. Kung basahin natin yung Mark 12:28 to pababa, mga kapatid, praise the Lord, makikita doon ang 30. Hallelujah. Pumapangalawa po siya sa pinakapangulong utos ng ating Diyos na sinasabi niya, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Kaya minsan hindi tayo magtataka, no? Na hindi nga tayo namamatay physically, pero namamatay tayo minsan spiritually. Hallelujah. Bakit, mga kapatid? Kagaya din nung unang panahon sa mga Hudeo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lagi silang sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Sometimes sa ating masarili, ganun din tayo, mga kapatid. Sumasamba tayo sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Sumasamba tayo sa iba't ibang mga kung ano-anong makaturuan na kung anong isinasabi sa atin. Hindi tayo nag-aral. To God be the glory, ako din noon ay wala akong alam, mga kapatid. Hallelujah. Wala akong alam. Praise the Lord. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makilala ko siya ng higit man. Hallelujah. That I can say that I have only one God. Hallelujah. At the name of my Lord, hallelujah, is Jesus Christ, the name above every name. Hallelujah. Sabi ng Philippians 2:9-11, hallelujah, ang kanyang pangalan ay magiging pangalan sa lahat, sa silong ng langit, sa langit, hallelujah, sa lupa, dito sa lahat, mga kapatid, magiging pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ito pa lang sa Isaiah 9:6, magtatagpuan na natin ang doktrina ng doctrine, hallelujah, na sinasabi ng oneness, one God, hallelujah, that Jesus Christ has manifested into three manifestations. Hallelujah. Makikita dito kasi ang batang ipanganak, hallelujah, tatawaging walang hanggang Ama. Hallelujah. Tatawagin siyang Diyos, makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Yung mahayag sa laman. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon na makilala natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. To God be all the glory. To God be all the glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, no, dito. Then, hindi lang doon sa prophecy ng Isaiah 9:6, mga kapatid. Sinugunduhan pa niya doon sa 1 Timothy 3:17. Na sinasabi sa 3:16 na sinasabi doon sa 1 Timothy 3:16, "And without controversy, great is the mystery of godliness." Hallelujah. God manifest in the flesh. Amen. Dito na naman. Hallelujah. Klarong-klaro, mga kapatid, nang sinasabi nating katuruan that the Jesus Christ has manifested into three manifestation. Sinasabi dito sa 1 Timothy 3:17 at 3:16. Hallelujah. Walang pagtatalo. Walang pagtatalo na. Hindi na natin pagtatalunan pa. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says, hallelujah, "Great is the mystery of godliness." Hallelujah. Yung hindi na nagiging misteryo ang ating Diyos. Hallelujah. Hindi na natin sabihin, God is mystery. Hallelujah. Kasi hindi na siya naging misteryo, mga kapatid. Bakit? Kasi nahayag na siya. Nalaman na ang kanyang pangalan. Hallelujah. Nang ipinanganak siya. Hallelujah. Dito sa sinasabi doon sa Isaiah 9:6. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya, naipanganak siya, naihayag siya sa laman. Praise the Lord. Hallelujah. As we see, mga kapatid,
Bakit tandaan natin yung una nating binasa that our God that Jesus is a spirit. Hallelujah. That they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? So alam na natin doon na ang Diyos ay espiritu. So kinakailangan niya na mahayag maya-maya, makapatid, malaman natin bakit ginawa ng Diyos. Hallelujah. Na maihayag siya sa laman. Bakit niya ginawa ito? Anong dahilan kung bakit niya ginawa na kailangan maihayag siya sa laman? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil din sa ating kapakanan, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Dahil nung mga nakaraan, mga kapatid, hallelujah, sa unang panahon, sa mga Israelites people, mga kapatid, nung sa kapanahunan nila, mga kapatid, hallelujah, sa pag-aaral ko dati sa end times, mga kapatid, to God be all the glory, hallelujah, nalalaman ko doon, mga kapatid, that every day, almost 1 million ang ma-slaughter na mga hayop araw-araw. Almost 1 million ang mapapatay na mga hayop araw-araw. Depende yun sa kasalanan natin, mga kapatid. Kung ang kasalanan ko ay nangangalo niya, ibang hayop doon, ibang hayop naman, hindi ko alam kung ilang hayop. Kung basahin natin doon ang Exodus, mga kapatid, doon, hallelujah, makikita mo doon ang mga way ng kanilang pag-alay ng hayop as an atonement. Atonement. Kung atonement, mga kapatid, pagtabon lang sa sala. Hindi giwala ang sala. Hallelujah. Unlike kay Jesus, that our ultimate sacrifice, Jesus Christ itself, hallelujah, ang ating masala, mga isun, gikuha gyud sa atong buhay nga Dios. Amen? Gipala gyud sa atong buhay nga Dios. Gikuha gyud niya. Hallelujah. Kung dati ako ay isa ka adulterer, dati isa ko ka fornicator, hallelujah, dati ko isa kong kamamamatay tao, hallelujah, gikuha sa Dios, hallelujah, sa dihang dawato nato ang pangalan sa tong buhi nga Dios, sa pangalan ni Kristo Jesus sa bautismo. Praise the Lord, hallelujah. Maya-maya pag-usapan natin o siguro sa susunod na topic, kasi napakataas ko nito, mga kapatid. Kailangan natin, no, na himay-himayin, nawa po, no, mga anak ng Dios, hallelujah, tayo po ay ma-defend natin na mayroon lamang tayong iisang Dios. Ako talaga, mga kapatid, every time, hallelujah, mapasalamatan ko talaga ang Dios. Salamat, sabi ko, Lord, salamat sa revelation, Panginoon, hallelujah. Kahit na ako'y taong simpleng tao lang, makapatid, sa harapan ng ating Diyos, ako'y taong makasalanan, makapatid, but I am thankful to the Lord before, makapatid, hindi na ngayon, claiming the victory in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo namang lahat ay hindi naging kaaya-aya sa harapan ng ating Diyos. Pero dahil sa habag at awa ng ating Diyos, ito ang naging dahilan, makapatid, na kailangan niyang maihayag sa laman. Hallelujah. Kailangan niyang magkatawang tao, o mga kapatid, na kung pwede naman niyang gagawin, hindi niya gagawin yon. Hallelujah. Ano ang pakialam niya sa tao? Praise the Lord. Ginawa niya na ang lahat. Ginawa niya yung mga option noon. Hallelujah. Na sinasabi, o sige, mag-alay kayo. Ganito, ganito, ganyan. Kung ang kasalanan niyo ay nagnakaw kayo, kung ang kasalanan niyo ay kung ang kasalanan ko ay sumisirang puri ako sa aking kapwa, iba na naman yon. Nahayop ang ialay mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung basahin mo ang Exodus hanggang Levitico, mga kapatid, nandun din yung mga loob mo Moses, hallelujah. Law, yung mga kabalauran doon, hallelujah, nandun makikita mo, mga kapatid. So, ganun ang Panginoon, klarong-klaro sa 1 Timothy 3:16, hallelujah. Without controversy, so walang, hindi pagtatalo, great is the mystery of God. God was manifest in the flesh. Nahayag siya sa laman, mga kapatid. So, kaya tama yung sinasabi natin na ang si Jesus Christ has manifested into three manifestation. Yun talaga ang tandaan natin. Hindi natin sasabihin that there is a first person, hallelujah, ang Ama is the first person in the Godhead, ang Anak is the second person in the Godhead, hallelujah, ang Holy Ghost is the third person in the Godhead, amen. Hindi yun sinasabi ng ating Biblia. Klarong-klaro ang Isaiah 9:6 at klarong-klaro din ang 1 Timothy 3:16, mga kapatid, na siya ay nahayag sa laman, hallelujah, justified in the Spirit. For as we know that, mga kapatid, that ang imahe ng ating Diyos ay espiritu. Praise the Lord, hallelujah. He is the invisible, hallelujah, the immortal King, hallelujah. Sharing, sinasabi nga that they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sabi niya, seen on angels, nakita ng kalangitan, hallelujah. Then preach unto the Gentiles, ito yung gigiwali karon sa mga apostoles, sa atuang atubangan, may son, katang mga Gentiles, we are Gentiles before, hallelujah. Pero nung tinanggap natin sa ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesu Kristo, hallelujah, tayo po ay nagiging anak ng Diyos.
Diyos. Sabi ng John 1:12, tayong po ay nagiging anak ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang ating makasalanan ay nawala na. Ang ating makasalanan ay inalis ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, inihayo sa mga hintel, believe on in the world na sinasampalatayanan ng buong mundo ngayon. Hallelujah. Sino ba ang sinasampalatayanan ng buong mundo ngayon? Si Jesus Christ. Wala mang iba. Hallelujah. Walang third person, walang second person, walang first person in the Godhead. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, receive up into glory. Hallelujah. Yung Diyos pa rin, mga kapatid, na nag-ascend sa heaven, sabi ng Acts 1:11, sabi niya doon, kayong mga taong taga-Galilea, bakit kayo nagsitingin sa itaas? Ang Jesus na inyong tinanggap mula sa langit, take note mga kapatid, ang Jesus daw na tinanggap natin mula sa langit ay siya rin Jesus na inyong makita na pumaroon sa mga langit. So walang ibang persona doon na makikita natin doon na iba-iba mga kapatid. Yung sinasabi nila, hallelujah, nakita ko rin ang isang katuruan na one God, naniwala nga sa isang Diyos, pero may tatlong persona in a Godhead. Hallelujah. Kasi pinagbabasihan ang Matthew 3:16-17. Hallelujah. Ang Matthew 3:16-17 mga kapatid, yung inaano nila na may tinig na nanggaling sa langit at may kalapati na nakita. For as we know mga kapatid, kahit na logic lang ng ating pag-iisip mga kapatid, kahit tayong mga human na pag-iisip mga kapatid, ang kalapati ba ay isang persona? Magtatanong ako sa inyo mga kapatid, ang kalapati ba ay isang persona? Praise the Lord, hallelujah. Ang tinig ba ay isang persona? Hindi naman siya mga kapatid, right? Diba? Praise the Lord, hallelujah. So paano ma-declare natin yun na siya yung kalapati is the second person of the Godhead? Praise the Lord, hallelujah. Pag sinasabi natin second person mga kapatid, siya ay may separate being, hallelujah. Isang ibang katauhan na naman siya. May isang pagkatao siya, kagaya kong mga kapatid, hallelujah. Another person, hallelujah. Iba si Sis Rain, iba si Sis Roth, hallelujah. Iba. So iba-iba mga kapatid, hindi pwedeng mangyari yon. Praise the Lord. Kayang gawin ng ating Diyos ang lahat. Sabi nga niya doon sa Exodus 4:11, hallelujah. Sino baga ang gumawa ng bibig ng isang tao, ng bingi o ng tipi o ng bulag o ng makakita? Di ba ga ako ang Panginoon mong Diyos? Kaya niyang gawin ang lahat. Pwede niyang, kasi sabi rin ng Isaiah 66:1, hallelujah, that says the Lord, heaven is my throne, hallelujah, earth is my footstool. Ang heaven daw ang kanyang trono, ang kanyang apakan ay ang sanglibutan. Praise the Lord, hallelujah. Napakaklaro mga kapatid na kayang gawin ng Diyos lahat yun. So yung kalapati na nakita nila doon, yun pa rin ang Diyos, yun pa rin ang Diyos, hallelujah. Yun ang espiritu ng ating Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Yung tinig na narinig si Jesus Christ alone pa rin yun, hallelujah. Hindi siya separate being in the Godhead, hallelujah. Praise the Lord, dalaygon ang alam sa buhay ng Diyos, hallelujah. Hallelujah. Kaya wag tayo pong malilito mga kapatid, no? Wag tayong magpapadala sa bungso ng damdamin. Praise the Lord, hallelujah. We are in the right track na sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay, hallelujah. Kahit anong basa natin sa Biblia, I encourage po mga viewers, hallelujah, na magbasa po tayo ng banal na aklat. Makikita natin doon, hallelujah, no, wala talagang first, second, third person in the Godhead. Wala po tayong mababasa sa banal na aklat. Ang Diyos, ang sinasabi ng Isaiah 9:6, napakaklaro na sinasabi niya doon, hallelujah, siya ay tatawaging walang hanggang Ama, hallelujah, Diyos, our Savior, siya ay Diyos, tawagin din siya na makapangyarihan, hallelujah, na naipinanganak na batang lalaki, for unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government will upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, and the Everlasting Father. So napakaklaro mga kapatid, at sinisigundahan ng 1 Timothy 3:16, hallelujah, na sinasabi, without controversy, hindi na tayo magtatalo-talo pa, hallelujah, God is manifest in the flesh, justified in the spirit, seen on angels, preach unto Gentiles, believe in on the world, and receive up into glory. Hallelujah. Kaya purihin ang pangalan ng ating Diyos, mga kapatid. Praise Jesus. Hallelujah. Kaya talagang ang Diyos natin ay iisa lang, mga kapatid, no? He is the, pag tinatanong tayo, ano ang belief niyo, sister? Hallelujah. Sasabihin kagad natin, we have one God, Jesus Christ has manifested into three manifestation. Hallelujah. Siya ay ang kanyang ang Ama at ang Anak at ang Holy
Ghost, that is a descriptive title of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Halimbawa sa akin, ako ay isang ina, ako ay isang anak rin kasi may mga magulang ako. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din po ay isang tao, may espiritu ako, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. But I have a name. Hallelujah. May pangalan talaga ako na ang pangalan ko ay si Ruth Commendador de Gamon. Hallelujah. Na ginagamit ko sa lahat ng dokumento ko kung saan ako pupunta. Pagpunta ko dito, mga kapatid, sa lugar na pinuntahan ko, yun po ang daladala kong pangalan ko. Hallelujah. Kahit nga ang aking signature, hindi pwedeng mag-iba-iba ang aking signature. Kinakailangan talagang nire-required ng government na magkaroon pa lamang tayo ng iisang signature. Ganon din ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon lamang siyang iisang signature. Hallelujah. Hindi pwedeng ang ama ay is a first person of the Godhead. Ang anak is the second person of the Godhead. Hallelujah. Ang Holy Ghost is the third person of the Godhead. Hindi pwedeng ganun. Hallelujah. Kasi mamasakir natin ang pangalan ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sinasabi niya, Holy Spirit ay siyang pangatlong person. No, wala tayong mabasa nun. Yo? Dumating lang yung makaturuan na yan, makapatid. Hallelujah. Yung iba't ibang katuruan na ganun, makapatid. Kung pag-aralan natin ang Biblia, ang sila din na nakakaalam sa katuruan yan, ay kiniklaim din nila na mababasa sa Bible. Pero wala talaga tayong makikitang versikulo. Hindi nga mababasa na sinasabi ng Biblia na ako ay may dalawang persona in a Godhead. Wala. Word for word, wala kang mabasa. Wala tayong mabasa, mga kapatid. Hindi natin mabasa kailanman. Hallelujah. Kaya ating ipangwali sa ating makaigsuunan, no? Ato ang iwali ang pulong sa atong buhi nga Dios, that there is only one God. Hallelujah. That there is only one Jesus. Hallelujah. That the name of that God. Hallelujah. Na hindi nakilala ng Diyos Panginoon noon. Hallelujah. Na nagkatawang tao, na hayag sa laman, ay si Jesus Christ alone. Hallelujah. Itself, the Father of Creation. Hallelujah. Ulit-ulitin ko ito, mga kapatid. The Father of Creation, the Son of Redemption, and the Holy Ghost of the Church today. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dumating lang yung maganong katuruan. Hallelujah. Na may first person, second person, third person in a Godhead. Hallelujah. Noong ang mga tao kasi, hindi sila makuntinto kung anong nababasa doon sa Biblia. Hallelujah. Ang tao, mga kapatid, mahilig tayo sa man-made doctrine. Hallelujah. Mas pinaniniwalaan natin ang doktrina ng tao, mga kapatid, kaysa doktrina ng ating Diyos. Hallelujah. Sinasabi natin, ang nagsulat lang naman yung Bible, tao lang naman. Yes, tao sila, mga kapatid, but they are filled with the Holy Ghost. Kinakasihan sila ng banal na Espiritu Santo habang sinusulat nila ito, mga kapatid. Sa akin nga, kahit nga sa pag-preach, mga kapatid, hallelujah, sabi ko, Lord, kung hindi mo ako samahan ang iyong, kung hindi magsama ang iyong Holy Ghost, ayaw kong magpagamit sa Panginoon. Kasi mas required kung kinakailangan na magsasalita tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Sasabihin natin ang tama ang katuruan, mga kapatid, ayon sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Yung mababasa sa banal na aklat. Hallelujah. Yung magkakaroon tayo ng mga pruweba na ito ay sinabi ng banal na aklat. Dumating ang maganong katuruan in a 4th century. Hallelujah. Philosopher, nagsimula silang hindi makuntinto. Hallelujah. Sa kanilang mababasa sa banal na aklat, kaya dumating ang Trinity believers, two believers, hallelujah, kung ano-anong mga katuruan, praise the Lord, hallelujah, na dinadaya tayo ng kaaway, mga kapatid, one time nga may nagsabi sa akin na hindi ko lang i-mention yung name niya, pero isa siyang kumbaga sa malaking simbahan, mga kapatid, isa siya doon sa nagiging kumbaga sa atin pastor, na nagsasabi na wala daw talaga, hindi mababasa yung mga yan sa salita ng Diyos. Alam nila yan, mga kapatid, pero dahil sa man-made, dahil sa traditional doctrine na kinasanayan na ng makanunuan, hallelujah, kaya nga minsan tayo ay pinalalahanan ng ating Diyos na baka magsibalik tayo sa mga kanunuan na katuruan, sa mga traditional doctrine, man-made doctrine. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Sabi niya, no, sa susunod, ipagpatuloy natin, medyo mahaba pa po, alam ko po na sa mga anak ng Diyos, alam na nila ito, alam na nila kung ano ang katuruan na ito, pero hayaan lang po natin na ma-share natin ang word ng Panginoon. Hallelujah. Kasi ito po ang pinakapangulong utos ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Na kailangan talaga na may iisang Diyos lang. At ang pangalan ng Diyos na yan, hallelujah, that Jesus Christ, hallelujah, has manifested into three manifestations.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya purihin ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, of your word. Hallelujah. Hindi ko ito hindi pa matapos, mga kapatid. Sana po, hindi po kayo magsawa. Hallelujah. Ito po ay naiiba na preaching, mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi nga, lagi naman lang pabalik-balik yan. Oy, one God doctrine. One God doctrine. Alam na namin yan. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos, no? Na nakakialam na kung ano ba talaga ang totoo. Ang totoo sa doktrina ng ating Diyos. Hallelujah. Hindi doktrina ng tao, kasi mula talaga ito sa banal na aklat. Hindi tayo umaalis sa scripture ng ating Panginoon, kundi doon tayo nanatili sa scripture sa scripture ni Jesus Christ, na siya mismo ang nagsasabi, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos, hallelujah, salamat Panginoon sa iyong masalita. O God, hallelujah, na ipinalala mo sa amin, O Lord, hallelujah, Jesus, na kami ay makailangang maglingkod sa nag-iisang Diyos lamang, Panginoon, nga kami mo tuos o salamang ka, Diyos, O God. Ang pangalan ni mo, Ginoong Jesus, ay Jesus Christ, O Lord. Hallelujah. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw ay nahayag, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O God, na ipinalala mo sa amin, Lord. Hallelujah, Jesus, na ikaw lang ang karapat dapat namin na sambahin, Panginoon, at wala nang iba, Lord. Hallelujah. Dalaygon ikaw, O Diyos, walay katapusan, Lord. Salamat ani mga mga pulong, Jesus. Tuguti, Lord, ikaw magapanalangin ani God. Hallelujah. Bisan pa man sa masyeran, Ginoo, Lord, na masabda na mo, Lord, kung bisan kinsa man nga mga people ni mo, Lord, maabutan ani nga mga pulong ni mo, Ginoo, Lord, na masabda na mo, Ginoong Diyos. Hallelujah. Ginoo, Lord, nga ikaw ang Diyos, Lord God, di wala kay first person, wala kay second person, wala kay third person in the Godhead, O God, kundi ikaw lang itself, Panginoon Jesus Christ alone. Hallelujah. Has manifested into three manifestation, O God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, Ginoo, ikaw ang Diyos. Takos gayud, Lord, nga simbahon, pasalamatan, pasidunggan, Lord, panalanginan mo, O God, ang mga viewers, Ginoo, Lord. Hallelujah. Ikaw magabless ilang makinabuhi, Ginoo, bisan sa nagapaminaw, O God. Hallelujah. Panalangin sila, Lord. Hallelujah. Sama usab ka na ko, Lord. Imong giablihan among masalabutan, Ginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa tinagong butang, Ginoo, Lord, sa imong pagka-Diyos, O God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, Ginoo. Salamat kayo, Diyos, Lord. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. You are awesome, O Jesus. Hallelujah, God. Bisan pa man, Lord, aduna may mga nagalantaw, Lord. Hallelujah. Nagapaminaw, Ginoo, Lord. Adunay mga balatian, O God. Hallelujah, Jesus, Lord. Dinadala ko po ang iyong pangalan, Lord. Hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, pagalingin mo sila, O God. Hallelujah. May mga anak, O Diyos, Lord, na confused, Panginoon. Hallelujah. Kung sino ang tunay na ikaw na Diyos, Panginoon, tuguti, Lord. Ikaw, O Diyos, Lord, magakuha sa confusion, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, God. Mga anak ni mo, Lord, nahirap pa rin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nagawin, Lord, ang kalooban mo, Panginoon. Tabangi ming tanan, O Diyos, Lord. Hallelujah. Nga mabuhat na mo imong kabubuton, Lord. Nga sa imong pag-abot, Ginoong Diyos. Hallelujah. Makaplagan mo kami, Lord. Nga matinud-anon sa imong atubangan, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Bisan pa man, God, Ginoo Dios, God, mga anak ni mo, Lord, doon na may nagaantos, Lord, sa kapitos, O God, tabangi ang matag-o sa Ginoong Dios. Hallelujah. Lord, nga ikaw magatabang, Lord, magatudlo sa angay namong kalabuhaton, Lord, nga we can survive aning kalibutan, O Diyos, samtang niya pa kami, Ginoo, Lord. Panalanginan mo, O God, hallelujah, mga anak ni mo, O Diyos, Lord, o sinsa man nga nagalantaw, O God, Lord, hallelujah, Jesus, God, Ginoo, O Diyos, nga nagantos pa, Lord, hallelujah, sa bisyo, O God, sa bisan unsang bisyo, Ginoo, Lord, I pray in the name of Jesus, O God, hallelujah, nga mawala, O Diyos, ilang makinabuhi, Ginoo, dalaygon ang iyong ngalan, O Diyos, takos ka, O Lord, salamat sa imong paggamit sa kong kinabuhi, Lord. Wala ko lang, God, ipataas, Ginoo, ikaw lang ang Diyos, Lord. Hallelujah. Akong gipasidunggan, Lord, gipasalamatan, Lord. Salamat sa pribilehiyo, Ginoo, Lord, nga magamit diha sa imong buluhaton, Ginoo, Lord. Dalaygon ang imong ngalan, Ginoo Jesus, sa walay katapusan, Lord. Ikaw lang ang Diyos. Takos na akong pasidunggan, pasalamatan, ug himayaon, Lord. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah. Mm-hmm.